Hello guys, magandang hapon sa ating lahat, no? Maulan na hapon sa ating lahat. For today's video guys, ay magluluto tayo ng escabeche. Simpleng ulam lang yan guys, dahil hindi tayo maka-afford ng ulam na pangmayaman o mamahalin na ulam. Kaya panoorin nyo na lang ang video natin guys. At saka shout out pala sa lahat ng nanonood ng ating video saan ka man sulok ng mundo. At maulan na hapon sa ating lahat. Ayan guys, maulan. Kung sawa na kayo guys sa ulam nyo na tuyo or sawa na kayo sa ulam nyo na kamatis, pagsamahin nyo yan guys, lalong makatipid kayo sa ulam. Gawin nyong escabeche kung may tira kayong tuyo, wow, or bulad tsaka kamatis. Panoorin nyo lang ang video guys. Ito na pala guys ang ating kamatis at ang simpleng sahog ng ating escabeche. Ayan, yan lang. At ang ating tuyo, tira-tirang tuyo yan. At yan guys, ay atin ang gayatin yung kamatis ng ganyan, pahaba. As you can see naman guys, yan po ay magandang hiwa ng kamatis para hindi malusaw o hindi ma-ano ang kaniyang hiwa. Kailangan yan pahaba. Kung nagtaka kayo guys na green ang ating kamatis guys, pwede rin naman gawin ang escabeche ang green na kamatis kasi kunti lang yung hunog. Pareho rin naman yan kamatis. Ito sa amin guys ay maraming kamatis, hindi na binibili, hinihingi lang. Kaya ito ang magandang ulam pag dipit na talaga sa ulam. Ganito lang talaga guys. At yan guys ay maulan pa din dito sa amin guys. Yan, pagi. At kanina malakas ang ulan yan guys. As you can see naman, hindi ko alam kung low pressure ba yan o bagyo na ba. Yan, kita nyo naman guys, ang paligid ay puno ng ulap at tumutulo na yung ulan. Basta natin, tanggalin natin ng liso para malinis yung gagawin natin escabeche, walang mga bututo. Dito na lang guys, para matanggal yung mga bututo niya guys. Tapos nikusin natin ng konti. Ayan o, tanggal na yung mga bututo niya. Yan, at ilantin natin dito sa may langit. Yan. Yan na po ang ating lutuin guys, ready to cook na. Na guys, tapos na ang ating paggayat ng kamatis, cooking show na tayo. At yun guys, ay kailangan na magpaapoy si Flame of Rica. Yan, dahil niya yung mga paggatog. At yan. Uy, bakit wala pang lumabas na apoy? Uy, paano ba yan? Ang pangklaseng kapangyarihan to. Ulitin. Ay, wala pa rin. Ay, ganito lang pala guys. Nagalumabas ng kapangyarihan ko. At yan, naglagay na tayo ng kawali ang ating Nigerian pan. Dahil maitim siya. Naglagay na tayo ng mantika. Nagpainit tayo ng mantika. At ilagay na natin yung bawang lang ang ating ilagay nyan guys, hindi tayo naglagay ng sibuyas. At yun guys ay atin ang ilagay yung kamatis. Yan,
mikos-mikos ng konti para ma-mix yung oil at saka yung bawang na nilagay natin. As you can see naman guys, oh, lagyan natin ng asin. At lagyan din natin ng magic sarap dahil kulang ang kanilang pagmamahalan ng wala ang magic sarap. At lagyan natin ng asukal na konti para balanse yung lasa. May asim at may tamis na may alat-alat. Kapag maghintay tayo guys na maluto yung ceviche natin, kain na tayo ng turon. Snack tayo guys, turon. Shout out pala sa lahat ng subscribers, new subscribers, solid supporters, new, silent viewers. Shout out sa inyo lahat guys. Salamat sa inyong pasuporta. Please like and share. At yun guys, ay hindi pa rin hinto yung ulan. Kita nyo naman na ulan pa rin dito sa aming barangay, sa aming bayan. As you can see naman, after 10 minutes ay binalikan natin yung ating niluto at ating nilagay yung toyo or bulat. Mikos-mikos ng konti para ma-mix. Yan, as you can see. Takpan natin ng at pagbukas, yan, malapit ng maluto guys. Mikos-mikos ulit. Ayan, konti na lang ang kulang para maluto at ating tinikman. Wow! Nagdagdag pala tayo ng asin dyan guys dahil kulang ang alat. Medyo sobrang lang tamis yan. Mikos-mikos ulit. At takpan natin ulit after 10 minutes ulit. Yan ang ating finished product. Luto na yan guys. And ready to hango na. Ready to plate. Salamat sa panonood guys. God bless.